Nikki De Mora, Miss Grand Philippines 2023. Kakayanin-kaya niyang manalo sa Miss Grand International at maiuwi ang kauna-unang corona? Or another Pinay na naman ang alay sa pageant na to? Pag-usapan natin yan. Hello guys! So ayan, una kong nakita si Nikki De Mora sa Supermodel ni at syempre nabigyan niya tayo ng karangalan kasi napakalayo ng naabot ni Nikki De Mora sa competition na yon. Halos manalo na siya. And before, sumasal na rin siya sa mga beauty pageants. In fact, nakasabay nga niya si Nicole Borromeo, our Binibining Pilipinas International. Actually, magbaback to back sila ng competition kasi ang Miss Grand International ay sa October 25 at ang Miss International man ay October 26. So, nung nakita ko siya noon, sabi ko, okay, may potential tong bata na to na maging Miss Universe Philippines. Siguro, ano yun lang, paedad din na lang natin ng konti, no? Pero nagulat ako na sumali siya sa Miss Grand Philippines. Sabi ko, okay, baka itong bata na to, nag-training siya para sa mas malaking pageant. Guys, during her journey dun nga sa Miss Grand Philippines, lagi natin siya nakikita siguro kasi nga front runner na rin talaga siya. Pero hindi natin na-expect na talagang bubulusok siya at magiging winner siya. Especially ng preliminary competition ng Miss Grand Philippines, na-i-apply niya dun yung concept na know when to pick. Kasi sabi ko, okay, maganda si Nikki De Mora pero I think yung preliminary competition ay hindi enough para tanghalin siya na Miss Grand Philippines 2023. Pero nitong coronation night na biglang nagbago ng styling kasi yung galaw niya sobrang iba during her performance sa preliminary, talagang kapanapanalo. Kaya kahit 19 years old lang siya, pinatob niya yung mga veterana na candidates. Sa pagkapanalo niya sa Miss Grand Philippines, nakarinig-rinig din tayo na talagang bet talaga siya ni Uncle Nawat, diba? And something I love about Nikki ay yung kanyang personality. Kasi diba, paglabag pa lang niya sa Vietnam, pinakakaguluhan na siya doon. Tapos, pinapa-aura siya, game na game talaga siya kung ano yung paggawa niya. Kahit sabihin natin, 19 years old lang tong ating pambato sa Miss Grand International, hindi ito magpapahuli. Kasi nga, ang haba ng kanyang journey, doon pa lang sa Supermodel Me, grabe, na-survive niya yon. Napakadaming eliminations ang nangyari. Pero, umabot siya hanggang dulo. Yes, totoo, dahil hindi naman yun beauty pageant, pero may nagawa naman yun when it comes sa maturity ng ating candidate. Kaya nga, kahit 19 years old lang, makikita mo, laban na laban talaga. And yung attitude, hindi siya yung isip bata. So, kumbaga, kaya na mag-handle ng ganitong organization. At kung mapapansin nyo guys, sa mga calendar of events na pinag-usapan natin sa ating previous vlog, napakadami mga social activities ang Miss Grand International. Kasi doon, nami-measure din doon yun kung paano ba makipag-interact yung mga candidates, sa kapwa nila candidates, at saka sa mga tao. Kasi doon makikita kung may masamang attitude pa itong candidate na to, or namamlasik lang to, di ba, sa mga social activities. Kahit yung simpleng ano nga lang, breakfast, kung paano makapag-interact yung mga candidates sa couple candidates, nakikita ng organization yun. At napatunayan natin dito yun sa Pilipinas, nung dito ang ginanap ang Miss Universe, di ba? May candidate dyan na napakagaling talaga in all aspects, pero because sa mga social activities, lumabas yung ugali niya doon. Kaya nga, meron tayong tinatawag na El Tocuyo. Magaling sa technical aspects pero jugsak na jugsak sa ugali. Kaya confident ako sabihin sa inyo na guys na yung candidate natin sa Miss Grand International mabait at saka matured mag-isip. Makita nyo naman yan pag may mga dumaan sa inyong mga videos kung paano siya makisalamuha sa kapwa candidates at sa mga supporters. Tsaka yung mga gestures niya, lagi siya naka-smile at hindi siya nagkakaroon ng ano, alam yun, yung resting face, di ba? Napangit yung vibe. Ayun, so magandang aura ni Nikki De Mora. Okay, pumunta naman tayo sa kanyang physical attributes. Para sa akin, ito yung pinakamaganda ang mukha sa ipinadala natin sa Miss Grand International. At saka yung hair niya noon, napakalaking factor kasi hindi siya magiging Nikki De Mora pag hindi ganun yung hair niya, no guys? Kasi yun talaga yung trademark niya. Plus, alam niyo naman si Uncle, mahilig siya sa Latina. Specifically, Brazilian, di ba? Kasi di ba,
sa Miss Grand International, malakas ang such factor ng Brazil. Tapos ngayon sila ang reigning queen at lagi silang pumapasok ng top 5. At remember, si Nikki De Mora ay half Brazilian. So, nung karunahan siya dito nung Miss Grand Philippines, sa sumplektabi sila ni Isabella Menin, mukha silang mag-ate. Magkamukha sila, ganun. May same aura sila. Talagang matangkad lang talaga si Isabella Menin. Meaning to say, hindi siya nilamon ni Isabella. Kasi, nung nakita ko, guys, si Isabella Menin sa persona, as in, sobra akong starstruck. Parang, so far, siya yung pinakamagandang beauty queen na nakita ko sa personal. Sabi ko, kahit pumasok siguro si Roberta sa top 5, hindi mapapatob yung ganitong candidate. Napakaganda talaga ni Isabella Menin. Tapos ito guys ha, share ko na din sa inyo. I don't know kung na-share ko na to sa inyo before about Isabella Menin. Noon lumapit ako sa kanya para magka-picture, alam mo, sabi niya sa akin, ang bango-bango ko daw, ano din yung perfume ko. Tapos yung sinerom niya, ginamit niya. So, sabi ko, what? Miss Grand International to? Tapos, gandang-gandang babae. Tapos, nababangon sa akin, gano'n. So, natuwa naman ako. So, yung perfume na yun, parang siya na yung naging signature scent ko. So, panauubos ko yung perfume na yun, talagang muy bili ako. Kasi, syempre, Miss Grand International winner yung nagsabi na ang bango ng perfume na yun. Okay, guys. Balik tayo kay Nikki De Mora. Since si Nikki De Mora, paputi siya, tapos meron siyang warm undertone. So, I think any gowns or color ng gowns, pwede niyang maisuot, diba? Kasi yung ganung kulay kasi, mabilis lang yung bagayan. Pero, syempre, sana bongga, no? Yung gown. Kasi alam naman natin, pag Miss Grand International, kailangan pang grand talaga ang mga gown. At sana ilabas yung chan niya kasi ang ganda ng core ni Nikki, diba? May abs! Nakakaloka tong bata na to. Tapos guys, isa pang factor kung bakit malakas ang ating laban kasi nga meron na tayong franchise. At ito naman talaga yung hinihiling talaga ni Uncle. Kasi sabi niya dun sa press conference na ginawa namin before, dapat daw ang Philippines ay merong sariling franchise sa Miss Grand International. Kasi nga, Philippines tayo at kilala tayo na powerhouse talaga when it comes sa beauty pageant. Kaya kung mananalo tayo or magiging malayo ang ating placement, malaking tulong yon sa Miss Grand Philippines next year. Kaya kung magiging ally ang Philippines ulit sa pageant na to this year, wala nang aasahan ang Miss Grand Philippines organization. Babagsak na talaga. Kumbaga, baka sa susunod na edition, baka wala nang sumuporta sa Miss Grand Philippines, no? Ngayon nga lang, di ba? Parang ang konti-konti lang talaga namin doon sa MOA Arena. As in, aalog-alog talaga kami doon. Mas marami pa ang mga langaw, ganon. So, kung mananalo man si Nikki De Mora or malayo ang placement, kaya nitong i-boost ang tiwala ng mga Pilipino para suportahan ang Miss Grand Philippines. So, tingnan natin kung ano magiging kapalaran ng ating pambato kasi nakasalalay sa kanya ang fate ng Miss Grand Philippines organization. Pero again guys ha, when it comes to technical aspects ng competition, malakas ang ating pambato kasi total package, napakaganda, magaling din sa pasarela, no? Makita mo yung mga moves ngayon ni Nikki De Mora, laban na laban talaga. Isa pa, nagkalkal ako sa mga prediction ng mga Latino kasi mas nagtitiwala ako sa prediction nila more than dito sa atin. Kasi syempre, kahit paano bias tayo. At nakikita ko, laging pasok si Nikki sa top 5. I know, may mga Pinoy dyan na magsasabi, uuna ko na kayo sa comment section na nasabihin, ayan, asang-asa na naman kayo, ganyan-ganyan. Guys, hindi kami asang-asa. Sumusuporta kami sa ating candidate sa Miss Grand International. At syempre, naiintindihan ko naman din na nawalan na kayo ng galing sa pageant na to. Pero sana, ignore nyo na lang at huwag nang mag-comment doon sa Miss Grand International page. Huwag nang maghasik ng lagim doon kasi hindi nakakatulong. Parang hinahatak nyo lang pababa yung ating candidate. Kung hindi nyo na bet suportahan ang Miss Grand International, just ignore it. So yun guys, I hope supportahan lang po natin ang ating candidate sa Miss Grand International. Wag na tayo magnega-nega. Tapos guys ha, mag-comment kayo sa baba. Mamimili ako ng 10 isa-shoutout natin sa next vlog. And I hope guys na nag-enjoy naman kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give me thumbs up. At kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-survive tuloy. Mag-subscribe. Yun. Sige, bye-bye na.